So, hi sa mga kailong ko dyan. Ayun guys, ang gagawin natin sa video na to, nakalagay sa title natin dyan sa baba na, yun na, magmumukbang tayo guys ngayon ng quick chow. So, ayun, itong mumukbangin natin ngayon, ano ko na rin to sa hapunan. So, ayun guys, wala na akong pera, tangina. Tapos yung sahod namin, next week pa. Yung natirang pera ko, I think, nasa ano na, 300 plus at meron pa naman natira pero yun na 300 plus na lang, so kailangan natin yung budgetin, di ba? So yun, so guys, yun, so nasa ano pa, hindi ko na siya tinanggal sa rice cooker para ayun, para yung init guys magano, kasi pag malam, pag lumamig to ano, mas di parang ano eh, nasasaguan ako guys ng sa lasa ng quick chow pag ano, pag malamig na siya. So yun guys, wow, di pa akin tong rice cooker na to, tangin na sa pinsan ko to, pero yun na, since wala naman siya, walang gumagamit, so kinamit ko muna kasi yung sa akin pinadala ko sa probinsya kasi alam niyo na, para ano na, di na sila mapagod maghanap ng, I mean magluto guys, kasi sa probinsya alam niyo yung ano, yung kalan, yung kaldero, tapos di ba maghahanap pa ng mga panggatong, mga ganon. So yun, dahil may ano, kumbaga iwas ano, iwas dagdag trabaho doon sa probinsya, di ba? At least mas madali na yung ano, pag sasain nila ng bigas doon. So yun, pinadala ko yung nabili ko. Okay kayo. Wow naman! Hindi. Joke lang. Sanay naman ako nito eh. Lalo na dati guys, nung nag-aaral pa ako. Diba? Siyempre, walang choice eh. Kailangan natin sanayin sarili natin dito. Kasi, hindi naman tayo mayaman, di ba? Sino ba tayo para maging arte? Okay. So, at least, di ba, compare mo sa iba na yung walang-wala talaga, di ba? Maswerte pa ako kasi kahit quick chow, di ba? May ano, may makakain pa din, di ba? May laman pa din yung chan natin. Okay, so, wala, diba? So, yun. Ang ano lang ito guys, pag ano talaga, yung pag lumamig na siya, parang hindi ko gusto yung ano, lasa na pag malamig na siya. Kaya ang ginagawa ko pag ito yung kumbaga ayun, kunwari ulam, ganito ganyan, kinakain ko siya agad na mainit pa kasi yun, masarap siya pag mainit. Yung quick chow, ayun na lang ako. So tangin na guys, di ba, lakas pala talaga ng ano guys, ng bagyong Rolly, di ba? Yung may nakita akong post kanina sa ano, kung saan naglandfall yung bagyong yun, yung tanginang bagyong yun sa Bicol ata yun, may mga namatay guys, tangina, lakas, may mga bahay na nasira, mga poste, yung kasi maraming ano guys, maraming mga nasira sa bagyong yun. Tawin na kaya dito sa May Mindanao, swerte pa rin kasi ayun, although yun na mahirap ang buhay ngayon kasi yun na dahil sa pandemic, pero di ba mas magiging mahirap pag ayun, di ba may bagyo pa, tawin na paano na lang kaya, di ba mas magiging mahirap. So sa mga taga Bicol, siyempre nakikiramay tayo ngayon sa kanila kasi yun na dagdag problema, di ba? Tingnan. Dagdag ano 'yan eh. Alam na guys, pag yung bahay, di ba, nasira. Ano gagawin nila? Tapos yung Pasko, papalapit na yung Pasko. Tingnan. Di ba? Kaya tayo dito sa probinsya kung saan, di ba, walang bagyo. So, 'yun, mas swerte pa rin tayo kahit alam niyo na mahirap yung buhay, di ba? Pagpa-pray na lang natin guys na
yung mga tinamaan ng Bagyo, eh, sana, ayun, bigyan sila ulit ng blessing ng Lord, diba? Makamove-on sila ng maaga, maayos, at saka may, sana may kinakain din sila ngayon, diba? Kahit, ayun, mga quick chow lang kaya ng kinakain ko ngayon, mga sardinas o kung ano man, diba? Kasi, yun, kawawa naman. Tapos, yung mga pamilyang may ano, may like, may mga, yung maliliit na bata pa guys, diba? Nakakaawa. So, pero sa buwan naman, hindi naman pababayaan yun ni Tatay Digong, syempre. Idol natin yun eh, diba? Tsaka si Idol Rapi Tolpo, diba? Ngayon natin siya mas kailangan, diba? Sana matulungan niyo yung mga taong yun, sana makatulong siya, diba? Kahit pagkain man lang, kahit yung mga gamit, kahit wala muna yun, diba? Yung pagkain muna talaga yung dapat priority, lalo-lalo na yun na nga sa mga bata. So, tayo, na since wala naman tayo may tutulong na mga material pagkain, so pray na lang natin sila, diba? So, yun lang muna yung may tutulong natin. Tsaka, sana wala nang bagyong dumating pa guys sa taong na to ngayong 2020, di ba? Kasi papalapit na yung ano eh, Pasko eh, di ba? Ayun nga, nahihirapan na nga tayong mag-budget, di ba? Paano natin sa Pasko? Tapos, ayun, kaya nung naranasan nila ngayon, nagkabagyo pa, di ba? Tangin na. Kaya ako, doble sipa guys, kasi alam niyo na. Kunwari, dito sa Mindanao, di ba, kumbaga, nagkabagyo. So, ayun, at least, kunwari, dumating yung araw na yun, ako, may sakod pa rin, di ba, may mga, alam niyo na, may mga naka-stock pa rin, di ba. Ayun yung mga tao, dapat, ayun, matuto sila mag-pahalaga sa pera. Kasi yun nga, palagi kong inuulit to na mahirap maghanap ng pera, mahirap siyang kitain, pero madali na siyang gastusin. Kaya dapat matuto yung tao. Matuto kayo na magtipid ng pera. Tsaka, ayun, matuto kayo mangarap ng mas malaki. Diba? Kaya, gaya nito. Kunwari ako, kung, diba, naging successful ako. Diba? Kung dumating yung araw na yun, so, at least, di ba, may maitutulong ako sa kanila. Di ba, mga ganun, mga simpleng bagay, pagkain. Di ba? So, sa mga nakaka-angat-angat ngayon sa buhay, syempre, sa kanila, syempre, shout-out natin sila na sana tulungan nila yung mga taong, di ba, tinamaan ng bagyo ngayon. Kasi yun ang kawawa eh. So, yun rin dapat yung isipin nyo guys na, kunwari kayo, mag-succeed kayo sa buhay. So, huwag niyo kalimutan yung ano, yung mga taong nangangailangan, di ba? Kasi yung ano eh, madalas ko yung mabasa din, yung pag nag-succeed ka sa buhay, ang gawin mo, huwag kang maging mayabang, huwag kang maging madamot. So, ilahin mo rin yung iba, di ba? Paangat. Kasi yun na, tulong-tulong lang eh, di ba? Magkapatid tayong lahat, so kailangan natin magtulungan. So, kailangan natin hilahin yung mga nasa baba talaga, pataas kasi, ayun, kumbaga, pagiging makatao lang siya. So, yun guys. Tsaka, ano pala, November 1, so, shoutout natin guys yung mga kapamilya natin sa makabilang buhay na. So, ayun, shoutout sa kanila. Gusto ko yung shoutout yung mga auntie ko, mga lolo, ay lola ko lang pala, mga lola, ayun, kung saan man sila ngayon, syempre sana masaya na sila. So pray na lang natin na ayun, tayo dito na, di ba, wala na sana dumating na mga ganun, mga bagyo-bagyo kung ano man. Tapos sa mga namaya pa nating mga ano dyan, mga relatives, so pray natin na guide nila tayo dito, syempre. So yun lang guys, tapos na akong kumain, so medyo busog na rin, ayun, at least di ba, may nakain pa rin kahit alam niya na. So yun guys,